receiving in themselves the recompense of their error which was mean. So even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventor of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful. Who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Let's pray, Lord. Mga salamat sa iyong masalita. We pray na kami po'y malilawan sa mga di pa resolve dito sa issue na ito, Lord. I pray kayo po magmuna sa iyong likod. Bawat sa sabi, Panginoon. Maunawa namin ang judgment nyo sa ganitong bagay, especially yung katotohanan, Panginoon, na may mga tao po na nireject nyo na and walang unrighteousness sa inyo, and therefore that ma-realize namin yun at hindi kami sumakay sa brainwashing, Panginoon, ng sanglibutan ngayon, ngayon ay information age, so napakabilis, Panginoon, na iniiwas, Panginoon, nila, especially mga katulad nila, mga reprobates sa judgment nyo, sinusubukan nila at least itago matutuhanan ito, Lord, but I pray na may malinaw sa amin ito, Lord, later itututol sa amin sa iba. Matalino rin kayo kung paano ito, Lord, dahil nga controversial topic at mahirap na subject sa maraming tao ngayon. I pray na maging matalino kami. Magpapayin nyo kung paano ito, Lord, bring up at tackle, Panginoon, pagkatinawag ng pagkakataon. Matalino bawat isa, again, bigyan nyo magbiyaya at biyaya at katalinuhan din po, Lord, at so much more, Panginoon, again, mapagkakataon din na kailangan namin. So, yun lang po, Lord. Again, kayo po natin in Jesus' name we pray. Amen. Mga po na po. After nung po sa lahat. Title po nito, yung napanood nyo kanina, documentary. Ganun na lang din, no? Kasi napakaganda nun. Susundan ko lang po actually, tatagalogin ko lang ngayon. Ngayon, kabisado nyo na yun. Hindi, review na lang sa inyo po. Yung iba, si Pame. Napanood mo na ba yun? Okay, so, may kinabang kayo dito. So, wala na pong ano, no? Tubig? Sige. So, ngayon ay, especially sa mga paikot-ikot, mga bata, lalatag natin ngayong hapon niya para talagang, ano na, maging malinaw sa inyo. At may mga, yan, may binabanggit si Brad na kailangan itakin din. Yung sa children. So, dyan din, inano ko, inaral ko din dyan kasi medyo, ano yun, delikado yan pag hindi naitindihan. Okay? And then, basically, ito lahat naman ito eh. Ang Bible, basically, pag di mo naintindihan, tas kala mo naintindihan mo, delikado yun. Yun yung sinasabi sa Bible na a later learning is, alam mo, tango ah. Sa akin, nakot lagi yung pastor. Tingnan natin. Ang sabi doon? Kalimutan ako sa akin. Sana makita natin. Wala. Ay. Kalimutan ko, basta yun natin. Yan, ayun lang yun. Nakikita natin yun. Wala. So anyway, basta ang idea is pag natuto ka pero huminto ka sa somewhere na gusto mo patuloy yung learning mo, hindi ka na, hindi mo kailangan yung buong context, delikado yun. So kala mo doon lang yung katotohanan, di pwede yung gano'n, no? So anyway, so again, ang title natin, Reprobate, Psychopath Reprobates. So paliwanag natin, ano yung legit psychopath? Ito na yung klase ng tao, yung nagla-lunch tayo kanina, mayroon nung pinalabas sa infographics, di ba? So medyo hiniwalay niya pa yung psychopath sa sociopath. So medyo mild daw yung sociopath. Psychopath, talagang loko-loko. So at least na-touch niya yun. Alam ng sanlibutan po yan, no? Tingnan natin po yung mga definition dito. Ito gagamitin ko muna yung word web ko, no?
Psycho. Psycho. Kaya huwag kayong papatawad na psycho, ha? Alam na mga ano yan, mga psychology... psychology, ano, students, di ba? Kaya sabi, anong course mo? Psycho po. Hindi, dapat psych. Ganun. Anong sabi na psych sa ano? Study of human behavior. Kaya alam ko, ano, psychic ata yan, ano yan? Spirit, parang gano'n. Psych. Psycho, ano sabi ko? Psychopath. Mind ba yan? Someone with a sociopathic, oh yeah, conflict na yan. Kasi sabi nung iba, iba yung sociopath, iba yung psychopath. Pero sinasabi dito, psychopath, psychopath din. Okay, walang malinaw dito, no? Antisocial lang. So, kulang to yung isa. Sige, gamitin kayo isa ko. Cut. Merriam-Webster. A mentally unstable person. Medyo nakuha niya, di ba? Parang loko-loko. Basically, ganun, loko-loko. And actually, hindi lang yun. Especially, a person having an egocentric antisocial personality marked by lack of remorse for one's action and absence of empathy for others and often criminal tendencies. Okay, so medyo nag-a-align sa kanilang seduction. Now dyan sa ating, ano, no? Documentary. So yun, so pag sinabi reprobate, ito, nabanggit dito yan. Ilang beses po lang binanggit dito po yan sa Bible, pero tingnan natin. Una yan sa Jeremiah, and then meron pang other 7. Tingnan natin, sabi nyo, reprobate silver shall men call them because the Lord hath rejected them. Ang tinutukoy po dito, Israel as a nation. Okay? Kaya nga po, ang hirap maligtas niyan. No? May pwede pong maligtas yung individuals, pero as a nation, gusto mo pumunta doon at evangelize yung Israel. Papatawa ka. Parang di mo binabasa yung Bible. Ang daming paulit-ulit nasa ano na ako ngayon. Natatapos ko lang sa Hosea. Ganun din, sabi nung ng Diyos, wala nang pag-asa yan, pinalitan ko na yan. So, bakit mo yan na so rejected sila? And then, ito na sa Romans 1, isa, sabi na, reprobate mind. Yung tayo mag-focus ngayon. Ito, very famous din, no? So, 2 Corinthians 13:5, pinabisado natin yan. Examine yourselves whether you're with faith. Prove your own selves. Ayun yung sikat doon. Kasi may mga pagkakataon, nagdududa ka, bakit? Bakit? Hindi ko naintindihan yung ibang dapat ko maintindihan. Hindi ko nagtatanong ganun eh. Yung mga tao, bakit itong tao ito nagbabago? Hindi nakikinig. Yan. Kaya sabi ni Paul, tingnan nyo, baka hindi kayo ligtas. Di ba? Kaya sabi niya dito, know ye not that your own selves, how that Jesus Christ is in you. Kung ligtas ka daw, si Kristo nasa iyo. Kaso may exception. Katulad ni Judas. So, bang mapagkunwari, pag tinignan mo sa labas, Kristiyano, amoy Kristiyano, lakad Kristiyano, hindi pala Kristiyano, hindi pala ligtas. Kaya sabi dyan, except, ibi reprobate. So, ang gandang statement na about reprobates, yung pa-reprobate pala, yun nga, mapagkunwari, at hindi mo madaling malalaman. Okay? So, ito naman, but I trust that you should know that we are not reprobate. So, mag-a-appeal lang siya na usisain nyo kami, hindi naman kami ganyan, di ba? Ito naman sa 2 Corinthians 13, yan, magkasabay lang yan. Ganun din, sabi dyan, now I pray to God that ye do no evil, not that we should appear approved, but that ye should do that which is honest, though we be us. Hindi sila reprobate, ha? Parang. Paano nangyari parang reprobate sila? Kasi nga, yung turing sa kanilang tao, ikukulong, pahatawin, ginagawa siya mga loko-loko eh, ba't siya ginagawa sa kanila? Kaya sasabi nila, huwag niyo kaming ikahiya. Okay? And then, ito yung kinote karina, di ba? So, not now as Janis and Jambres, so according sa ano, Janis and Jambres, wala yan sa Old Testament sinulat eh, pero sabi nung mga nababasa ko, na-meet niya si Moses, di ba? So, sino ba yung nag-withstood kay Moses? Madami din, di ba, yung sa camp ng Israel. Pero itong dalawang daw to, ito daw yung Egyptian eh. Pero kung sino man yan,
sabi niya, men of corrupt minds reprobate concerning the faith. So, reprobate na naman, ibig sabihin, may mga nagpapanggap na Kristiyano, patapunan, kaya pala hindi maintindihan, binababay pa yung doctrine. Kasi hindi lang naloko, hindi lang na-brainwash, talagang wala na pag-asa. May sabihin ng reprobate. Okay? The last, sabi ni Titus naman, mga ano po to, false teachers, sabi niya, they profess that they know God, but in works, they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. So, gumagawa ng mabuti, pero invalid, no? Mga rejected, ang gawain na kasi alam ng Diyos, kung sino sa Kanya. Okay? So, kaya ngayon, maintindihan natin ha, reprobate, pa psychopath reprobate, ito yung mga loko-loko, hindi lang basta loko-loko, parang tinignan mo, parang talino, pero ang daming damage na ginagawa. So, umpisa natin. So, ito yung mga points ko lang, no? So, ano yung... Dito muna tayo sa Romans 1. Dito tayo magsimula. Dito tayo matatapos. So, sabi dyan, ano yung mga tatlong bagay na nagkakarakterize sa kanila? Paano sila naging reprobate? Paano, ha? So, okay, sabihin ko na ngayon, ha? Pero later, sabihin ko rin sa inyo, kailangan mag-iingat tayong mag... Huwag nyong i... Mag-a-assume, huwag nyo tatawagin reprobate na lang. Makita mo lang na mukhang malambot o kaya nagkamali lang sa doctrine. May mga ganun eh. Nagkamali sa doctrine, kung na-brainwash siya doon, hindi ibig sabihin reprobate siya. Kasi kung anong tinuro sa'yo mali, madalas ay hindi, tuturo mo rin. Ngayon, pag kinonfront ka dyan, kaya nga ginagawa natin yun, doon nagkakaalaman. Pag sinasabihan ka parang mali yan, tapos tinatayuan mo pa, tapos mag-isinungaling ka pa, at pag malalim masyado yung ano mo dyan, hindi rin agad lahat eh. Pero yung iba talagang sinasadya kasi demonyo na yung nagpapaano sa kanya. So mag-ingat din. Hindi lahat na nagkakamali sa doktrina necessarily ay reprobate. Okay? So yun. Kaya sabihin natin ng paulit-ulit yan kasi ang natural charge lagi dito yung sobra ka na, paano mo nalaman? Ganyan. No? Napakasama mo naman. Bakit sinasabihan sila kung walang pag-asa? Parang sinabi mo na ang Diyos ay di baway. Parang gano'n, di ba? Pero hindi, kasi nga exception itong mga ito eh. So, isa-isay natin. So, ito daw sila, number one. Yung unang-una dito sa ating binasa, sa 18. For the wrath of God is revealed from them against the God of death. Di pa pala. Kasi na ba yun? Yan, okay? Sabi dyan, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are worthy. So, yung mga bagay pala, kahit malalim yan, pinapaunawa somehow sa atin ng Diyos yan, kahit mga bata. Diba, madalas yung creation. Paano mo nasabing yung bata, tuturuan mo na may Diyos? Paano mo nalaman ng bata yun? Hindi, explain mo lang sa kanya, ito, may gumawa ba ng libro? May gumawa ba ng... Ano, sino kaya gumawa ng libro? Diba, may kalat dyan na parang kinalay ka ng manok. Malamang manok ang gumawa ng daga or something, di ba? Pero pag nakita mo libro, ah, tao gumawa niya. Kasi, eh, paano yung bundok? Sino gumawa nun? So, nagkakaroon siya ng comparison. At yung bundok, di kaya gawin ng tao, malamang mas makapangyarihan, magaling sa tao yun. So, sino kaya yun? Yung tinutukoy natin, Diyos. At hindi lang bundok. Diba, sayang, nakita niya sa windmills. Ang lawak doon pa lang, kita mo na yung alam mo parang ang ganda ng scenery. Lalo pag pinag-aralan mo yun, pag pinag-aralan mo yung balance ng elements sa mundo, okay? Tapos yung araw, paano yung lumulubog, kailan lang, may solar eclipse, di ba? So, ano kaya nangyari yun? Ang galing, no? Eksakto. Sino mas malaki, buwan o araw? Mas alam na natin yun, araw, pero bakit nako-cover? Kasi may certain, ano eh, may angulo na tsaka distance minsan yung pag masyadong malapit yung buwan eh syempre parang kasi laki ng sun kahit malayo. Hindi magkalaki yung magkaiba yung other size pero yung isa kasi malayo yung isa malapit. So pag pinag-aralan mo eh lalo ka makakondetermine. So ang sinasabi din sa Bible lahat tayo alam natin yan. Lahat ng nilikha yung sabi dyan eh. Kaya sabi sa 21 because that they when ito na, yung tinutukoy na yung mga reprobate, sila daw, kilala din nila ang Diyos. Kaso, hindi nila binigyan ng glory, nakagaya ng dapat nilang ibigay sa Diyos.
na hindi sila nagpapasalamat, kaya ang kanilang isipan ay naging walang kwenta or mali, or hindi sila marunong mag-isip. And then, yung foolish heart nila is darkened. So, yung parang ano yun eh, progression. Okay, kasi hindi sila nagpapasalamat, hindi ayaw nila ng Diyos. Nag-iisip sila, ay baka siguro, ano, siguro gumawa niyan, ano, wala lang, walang gumawa niyan. Pumoto. Kailan lang yung infographics, sikat na sikat po kasi yun eh. May mga magandang video, pero yung huling video nila, sabi ba naman, is the universe infinite? Maganda yun, nakakapubo. Pero ano yung conclusion nila? Walang, hindi nila alam basically. Puro assumption kasi. Pero wala yung Diyos sa equation. Kaya wala ka talagang matarating. Pwede bang maging infinite yun? Pwede ba yun? Eh, sabi nila, well established daw yung Big Bang eh. So ang maganda sa Big Bang, kinakampihan actually yung creation. Kasi kahit pa paano may simula. At kung may simula, may nagsimula. At therefore, mayroong katapusan. Ayun yung medyo positive dun. So, but anyway. So, pero itong mga ito, sinasabi niya, wala naman Diyos. Kaya yung kanilang foolish heart was darkened. Okay, naalala niyo ating anti-atheist seminar. Yun yung ating isang picture dun. Kaya hindi nila maintindihan, ayaw nila intindihin na para sila may maitim na puso. Okay? Kaya sabi dyan, sabi, gusto ko sabihin dito. Yung keynote kanina. Ha. Yung they hold the truth in lie. Yan. Who change? Sana ba yun? Baba pa. Ito. Okay. Sa 18 pa lang pala. Okay. Sabi-sinabi na dyan ha. Galit ang Diyos sa lahat ng unrighteousness. Pero sabi nyo, who hold the truth in unrighteousness. Ibig sabihin, alam nila yung katotohanan, naiintindihan nila yung katotohanan. Kaso, pag mineasure na nila, ginamit nila yung katotohanan, ginagamitin nila ng kamalian. Ibig sabihin, kasi yung motibo nila lang mali. Okay, ganyan naman yung atheist eh. Hindi nila sinasabing walang Diyos kasi alam nila walang Diyos. Sinasabi nila yun kasi ayaw nila magkaroon ng Diyos. Nakuha nyo ba yun? Bilis. Ulitin ko ha. Sinasabi nila na walang Diyos, hindi dahil alam nila na walang Diyos, kasi hindi nila alam. Kasi the fact actually, ang katotohanan, meron. Pero kahit may mga clue na pumapasok, parang totoo nga ang Diyos, ha, inaayawan nila. Nire-reject nila yung even yung thought na yun. Eh, wala, walang Diyos eh. Kaya sinasabing holding in righteousness. Ito naman, sabi naman dito, who changed the truth of God into a lie. So yung katotohanan, ginawang mali. So anong mangyayari nun? Sabi, nag-usapan natin last time, di ba, yung sinungaling ka. Ang hirap maging sinungaling eh. Kasi, na, tinanong ka, saan ka nang galing kanina? Ah, tulog ako kanina eh. Ah, okay. Kasama mo si ganyan. Ah, sabi niya, kasama ko eh. Patay, ano sabihin ko? Man. Natulog kayo magkasama? Hindi, nag-chat lang pala kami. Ah, okay. Sige, pero may cellphone, tatawag ako. Wala akong load eh. Paano kung, ano nga ganun ba? Nagkakahuli yan. So, ganun po yung mga atheist pag nakakita niyo mga debate dyan. Halatang halata, hindi sila intellectually honest. Yun ang ibig sabihin doon. Yun yung term. Mapapansin nyo kasi pag na corner sila na kailangan sagutin mo talaga honestly, hindi nila masagot kasi nahalatang nilalabanan nila yung totoo. Okay. So yun, kaya number one, they know the truth. Kaya number two, sabi doon, alam nila pero nireject nila, number two. Alam nila pero nireject, pwede ba yun? Pwede ako natin. Maganda example. Ano yung madalas nireject nyo? Yung mahirap nireject. Kunwari, ano ka sa school, hindi ka nakapasa. Hindi mahidali yun. Yung ano lang, yung subjective, yung mas magaling ako, mas pogi ako, yung mga ganun. Eh, hindi nga, hindi ka pinili, for example. Eh, yun ang totoo eh, inayawang ka eh. Hindi, mayroong ano doon, may nag-ano doon, may nag-influence doon, kaya ako inayawang. So, ina-explain away mo yung katotohanan. Yeah, so, huwag natin gagawin. So, una yun ang alam nila yung katotohanan, nireject nila, and then,
Sino yung talagang nireject nila pag nireject nila katotohanan? Sabi sa Bible, madalas yung si Jesus, di ba? Way, the truth, and the life. Siya yung truth, yung Holy Spirit, the truth din. And then God the Father ay katotohanan din. So pag nireject mo yung katotohanan, basically, nireject mo ang Diyos. Kaya sabi sa pangatlo doon, sa ating documentary, kaya naman sila ay nireject ng Diyos. Ito. Nireject mo yung katotohanan, diba? Parang soul winning. Isa sa mga prinsipyo doon, di ba? Hindi mo kaya ligtas sarili mo, walang righteous. Hindi mo kaya ligtas sarili mo. Pag sinasabi, hindi, kaya yan, paano? Eh, magpapakabuti, o kaya mo talaga? O kaya mo, sabi nung, di ba, sa ano nga, yung lolo ni Ashley. Kaya yan, basta, ano, kaya, ito mo sabi sa Bible, wala daw makakagawa nun eh. Hindi, kaya yan, o. So, yung saying na yung Bible ang nagkamali dito. O aminin mo na lang, ikaw yung mali. Yan. So, pag ayaw mo nilalabay yung katotohanan, bandang huli, kahit isosolwin ka nga, eh, para maligtas ka, paano ka maliligtas? Yung basic truth, inaayaw mo, dinidiscredit mo ang Diyos at yung katotohanan. So, kaya ngayon, pangatlong bagay sa mga reprobate, alam nila ang katotohanan, nireject nila. Then, after that, nireject sila ng Diyos. So, maganda maintindihan natin yun. Kasi hindi ang Diyos ay unrighteous na parang Calvinistic God, no? Yung God na Calvinist. Oh, may sampu kayo, basta kayo, yung langit, kayo, impyerno. Bakit? Wala lang. Hindi ganoon ang Diyos. Yung nakita doon, alam niya, alam mo, nireject mo, ikaw nireject ngayon. So, nasa na unfairness doon? Sa Diyos, wala. You deserve it. Okay? So, yun yun. So, let's move on. So, ano pa yung mga points doon? Isa sa mga magandang points doon sa documentary na yun, alam sa video kasi na yung lalagay mo lahat dyan eh. So, mayroong mga ibang video clips, pwede mo ilagay dyan. Yung technology ngayon, di ba? Hindi naman copyrighted yun, okay lang. Maraming mga luma na yung documentary na kinuha nila, di ba? Nakita nyo naman sa mga hairstyle ng mga doktor, di ba? So, wala nang copyright yun. Kaya kayo, kahit kayo, pwede nyo gawin yun. Anyway, nilagay nila doon. Ano yung pinaka-point doon? Yung science and yung Bible, hindi nagkakahiwalay. Magkaiba lang sila ng term. Kaya yung sa title natin, reprobate, psychopath reprobate, ayun yun. Yung science dito, mga doktor na walang alam sa Bible, pero inaral nila, talaga scientist, inaral nila, in-observe nila yung tao. Talagang may, ano doon, experimentation, psychologist yan. Inaaral nila yung mga tao, di ba, sa mga kulungan daw, karamihan. So, marami ng psychopath sa kulungan, malamang, di ba? Kaya sabi rin mamaya, mga politiko daw, di ba? 1/4 ng mga politiko, tsaka mga religious leader, mga psychopath. So, good luck kay Bante, then, yeah. May malaking chance pa na naman na, ano. Anyway, sana ako doon. So, ang title or term sa science is psychopath. Ang title na ginamit sa Bible, reprobate. So, pag naintindihan mo yung parehong yon sa science at sa Bible, naintindihan mo na examine yung tinutukoy dito ng mga taong wala nang pag-asang maligtas. Kaya, hindi ka magtataka dapat yun. Mapatay ng napakarami. Tapos pumatay, mag-shopping, parang wala lang. Ano nyo ba? Sundan nyo ba yung kanina? Okay. So, ano pa? So, nabanggit din doon, yung focus daw ng, again, ng science and then ng Bible sa mind. Di ba? So, sabi doon, pinag-aaralan nyo, ano, mayroon mga brain scan, and then, of course, yung mga pinag-i-exam yan, tinatanong, kung di makakapagsulat, tinatanong, anong gagawin mo pag ganyan, gagawin ganyan. May mga tanong na ma-expose ko na iniisip mo paano mag-isip. Okay? So, nag-i-exam kayo ng ganyan, di ba? Lalo na yung mga papasok ng trabaho, ganyan. So, yun daw, may sira talaga daw yung ulo. Okay? Both sa science and sa Bible, sinasabi sa atin, yes, may mga taong ganyan. Reprobate mind nga. Pag sila rejected na yung mind, kasi hindi nag-iisip ng maayos. Kaya, yun. And then, kinumpara yung, ito yung science muna tayo, kinumpara yung normal sa hindi normal, may talagang pagkakaiba. Even sa brain scans, and then sa actual, kung paano sila mag-isip. Then next tayo, ito yung importante ano rin to, para maintindihan natin, may dalawang klase ng reprobate. Yung una, yung outwardly, malala. Sila yung kitang-kita mo, sila ulo, bumapatay ng tao.
sinasako yung tao and then napatay, nire-rape, ganyan. So, psychopath pa rin yun. Parang dito, mamaya makikita lang dito. Basahin na rin natin. Sabi dyan, unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder. Ito niyon? Debate. Yeah, mahilig mag-debate. Soriano, tsaka si, kung sino man yan. Deceit, nanluloko, malignity, ganun din, maligno. Hindi, parang ano yan? Pang ano yan, basta malign, ibig sabihin, kalokohan or kademonyo yan. Whisperers, oh, sino sa inyo dito, ha? Kahit mga bata, ano, pag alam nyo kasing masama yan, huwag parinig sa kanila. Backbiters! Pag nakaharap mo, wala kang sinasabi. Pag nakataligod na, sasama mo sasabihin. Iba yung kanina example daw, yung executive. Gusto siyang palitan. Ginagawa niya, pag nakaharap niya yung tao, pinupuri niya, pag nakataligod na, loko-loko to. Hindi lang basta ganun, sasabihin ng makakasira. At may mga magaling gumawa niyan. Magaling, ha? Nating gagayahin. Anyway, ano pa? Haters of God. Yan ang keyword po dyan. Galit sila sa Diyos. Malalaman niya sa mga sagot niyan. May kilala akong ganun eh. Laging niloloko yung Bible. Out of nowhere, wala sa topic yun. Bigla mo nang papasok. Talagang galit sa Diyos. Oh. And then, ano pa? Despiteful. Proud. Boaster. So again ha, ito, mga masama to lahat. Pero pag naipon to sa isang tao, alam mo na. Kasi iba, magalit eh. Kasi lang, either high blood lang, o kaya meron, yung mga babae, yung iba naman, may masamang experience ng umaga, hapon, magagalitin. Pero pag ito lahat nasa'yo, magtanong ka. Inventor. Uy, maganda to, inventor ha. Kaso, ang ini-invento, masama. Disobedient to parents, uy. Ba't mo di-disobey yung parents mo? Diyan nag-umpisa yan. Without understanding, kinakausap mo, hindi makaunawa, baka nasira na ulo niyan. Covenant breakers. Oh, sige, ito gagawin natin ha. Sige, sumpaan tayo. Sige, okay. Ba't di maginawa? Yun pa yun? Kung anong excuse na sabihin. Covenant breaker. Without natural affection. Mapapunta na sa bakla to, no? Kasi normal na tao, syempre. Mahal niya yung, syempre, lalaki ka, gusto mo babae. Babae ka, gusto mo lalaki. Normal yun. Anak mo yan, mahal mo yan. Cute-cute. Makahining ko. At pag ito, ano to? Oh, walang ang mahal niya, kapwa niya lalaki. At hindi niya mahal actually yun. Kaya nga abnormal na eh. Pag lalaki ka, mahal mo, kapwa mo lalaki. Ano ka? Ah, loko-loko ka, di ba? May tama ka sa ulo. Hindi lang yun, mas malala dun. At sabi niya, sa statistics, kahit mga bakla yan, kaya nga hindi dapat kinakasal yan eh. Kasi pagkatapos niya, wala rin pakialam yun doon, kahit papato lang kahit kanino. Yun ang sabi sa survey, no? Ano pa? Implacable, okay? Implacable yan, ha? Hindi familiar word, pero ibig sabihin, hindi mo maplacate. Ibig sabihin, ang hirap pakiusapan. Parang yung sa Judges 19 nga, tsaka sa Genesis 19, di ba? Huwag mo nang i-harm to, ito na lang. Ayoko, gusto ko yun eh. Hirap pakiusapan yan. Unmerciful, walang awa yan. Kahit ano mo. And then, ayun na yun. So, kaya balik tayo doon. Ano yung sabi ko kanina? Ito yung mga violent types talagang. Kitang-kita mo. Kaya nakukulong sila. Kasi ganun sila, violente. Isang type na reprobate. Okay. So, pero matindi, ayun yung mga serial killer, yan. Pero yung pangalawang klase, mas matindi daw, di ba? Tawag nila doon? White collar or corporate reprobates. Ibig sabihin, matalino. Sira ulo din, ibig sabihin, loko-loko, mumapatay, nagnanakaw. Pero hindi nila hinahalata. Tinatago nila in a way na napagaling. Parang Judas ba? Paano na tago ni Judas yung pagiging Judas niya sa kapwa niya apostol? Na? For 3 years. Magaling, di ba? So, ganun yun. So, ano doon yung mga madalas na gusto nilang trabaho? Well, syempre, yung madaling manloko. At malaki yung kanilang kita, ganyan.
So, ano yun? Konti lang yung note ko dito. So, siyempre yung mga top dyan, CEO. Pag CEO ka, hindi ibig sabihin kailangan mo magaling. Kailangan mo lang magaling ka mang bola, mag-utos, ganyan lang yan eh. Pag di mo alam, tatanong ka lang. Kaya yun ang target nila lagi. So, ano yan? Talagang politika yan. Ganun yan. Ganun daw nagkakaroon ng ganyan. And then, yung mga na-note ko dito is yung ano, media. Especially, ang media po, luxurious yan. Yung sabihin, ang laki ng kita dyan. Meron kaming kliyente na napansin ko, puro media, mga advertising. Dami rin baklado, pero ang yaman, ang gabi mga opisina. Kami gumagawa ng system nila, sila, commercial-commercial lang, ang laki na sweldo ng mga tao. Sabi ko, ano ba to? Kasi nga, mabilis eh, di ba? Alam yun, million ng commercial, therefore, malaki kita. So, yun daw isa sa mga gusto ng mga reprobate. And then, mga surgeon, eh, kung bakit surgeon, siguro dahil mga bakla. Then, military. Kasi ganun din, makapangyarihan nga kasi pag nagkaroon ka ng position sa military. And then, ang isa sa mga term na sinabi, industrial psychopath. Ito yung mga sa medicine, sa science. Isa sa mga term nila sa mga sa atin, sa Bible, reprobate, sa science, industrial or psychopath. Okay, so anong gagawin natin sa kanila? Hindi, gusto ko lang sabihin na much worse yung white collar, di ba? So ano pa yung mga example noon? Sa religious din, ha? Sa religious leader. Marami, hindi lahat. Yung sinabi lahat ng pari, ganyan. Pero marami dyan, yung gugusto talaga nila. Kasi ba, na-brainwash yung nanay, o gawin mo pari yung anak mo, ha? Ganyan. Tapos tuloy-tuloy na sa programa, wala kang kaalam-alam, hindi naman na-sharean. Hindi, ibig sabihin, reprobate agad. Sumunod lang siya dun sa flow, no? Kaya may kilala tayong ano eh, paring pastor na eh. Nasa hindi ko pa ulit nami-meet. But anyway, yan daw, marami daw reprobate dyan. Ano pa? Yun na yun. So much worse yan. Kasi pumapatay din sila. Pero hindi sila yung papatay kasi makukulong sila eh. Ang gagawin nila, magmamanipulate sila ng mga tao. Okay? So kung sila ay politiko, hindi sila yung papatay na sila yung papatay, mabayad sila. Or sisiraan nila, or lolokoy nila yung tao para agalitan ng tao yon. Pag kinagalitan ng tao yon, di basically, natalo mo na yung tao yun, kahit yung mapatay. Ang gusto sabihin naman, sa ganun naman, sa rape, kunwari, mga rapists, di ba, kanina yung mga violent reprobate. So, siraulo talaga. Pero yung iba, corporate, anong equivalent nun? Hindi sila nare-rape, pero sila yung consumer nun, or sila yung yumayaman about that, no? So, yan, yung mga nagbenta ng porn, ganyan, sila yung may-ari nun. Hindi sila yung nagpa-participate dun, kasi may kilala sila, di ba? Sila yung nasa likod, yung marami mga hudyo daw na ganyan. Si Jeffrey Epstein, yan. Yung mga baklang producer, yan, di ba? Okay, yun na yun. So, patapos na agad tayo. So, punta na tayo sa ano, kasi may matatouch tayo dito, kasi tayo specialist, all way na tayo. So, paano yung mga bata? Kasi nabanggit dun eh. Kasi nasa Bible din talaga, mga cursed children, sabi dyan. E baka naman malaking children yan, sinabi sa Deuteronomy 21, na kaya siya may bata, matigas ng ulo nito, patayin na to, pinapatay, literally. So, ang point niya doon, hindi naman niya sinabing pagduda mo yung mga bata, lalo yung sinabi, nag-react kanina eh. Di ba, sabi, may, mag-sorry ka. Ayoko, ikaw, bata pa yun eh, minsan talagang wala. Kaya yung sabi ko, yun, mag-ingat, wag agad kayong reprobate yung anak mo. Yung naman, tinadyakan yung kuya sa mukha. Ay, ganun talaga yun. May gisakit player yun, maglaki. Hindi lagi, di ba? So yes, hindi nila alam yun. Sabi kasi ko yun sa documentary. Pero I believe, yes, pwedeng maging maaga. Depende ko na, may nangyari. Katulad na sinasabi kanina, mga bakla yung, alam na, inampo ng bakla, tinuruan ng mali, kademonyohan. Sa maagang stage ng buhay nila. So, lagi ko sinasabi siya pag kahit may malambot dyan na 13 years old, for example, i-share lang pa rin natin, di ba? Pero talagang siya yung pinabubugbugin natin ng ano yun, ng about na bakla, di ba? Kasi makikita mo yung response niya doon, kung bibitaw siya doon, o lalo yun siyang magmamatigas. Pag nagmatigas siya, wala na akong ano sa'yo. Wala na utang sa'yo. Binigay ko na yung kailangan mo. Okay? Nakintindihan niyo po yun, ha?
Isa yun sa mga tips sa soul winning. Ayun, so hindi mo agad sasabihin reprobate dahil lang nanapak. O ganun. So pwede rin, pwede. Malinaw yung mga Bible na binigay, di ba? Yung pinatay yung kay Elisha, di ba? Ng bears, and then yung sa Sodom and Gomorrah, sinabi doon mga bata pa, bakla na, nangyay-rape na rin. So yung sabihin, posible. So again, yung finale maganda dito eh. Okay, so ito yung gusto kong i-point, no? Kaya ni-note ko dito. For example nga, paano pasto may batang ano, pinanganak siya, ganun na. May sampal-sampalin mo. I believe, obviously, di ba? Parang bata ay na walang alam. So, hindi yung correct. Nananap ako na, matanda na siya. Yung mga special child, for example. Kung may brain damage siya na binigay sa kanya dos from the birth, congenital, wala. Wala, yun, hindi yung reprobate. I mean, kumbaga, nirelease na kotse, may sira talaga, tapos sasabihin mo, uy, yung driver, loko-loko, pumatay ng tao. Hindi. May damage, may physical damage kasi yung kotse. So, ganun yung, pag ginawa ka ng Diyos na ganun, hindi ka kasi singilin sa impyerno. Amen? Sana malinaw yun, ha? So, pwede pa rin, mangyari na bata pa lang, 12 years old, even 8 years old, pag maaga masyadong na tinanamin ng demonyo, talagang kawawa, di ba? Pero ganun. So maya, balikan natin sa finale. And then, kung napatunayan na, balik tayo dito. Anong solusyon? So meron tayong dalawang solusyon. Binanggit doon. Bilis lang tayo. Anong solusyon dito? Binanggit po dito. No? So ang Diyos naman ay hindi tayo iiwanan ng ano eh. Lalo sa mahirap na topic. Nang walang sagot, no? Kung sabi dyan, so, simula po dito sa yung hu-hu, yan po yung reprobate, no? Kaya dito sa bandang huli, without understanding covenant breakers, without natural affection, implacable and merciful, who? Itong mga klase na tao daw nito, alam nilang judgment ng Diyos, alam nila, masama sila, alam nila, kaparusahan sila. Pero, ano yung alam nila? Alam din nila na masama yun. Yun ay dapat, ang dapat ang parusa doon sa ginagawa nila, kamatayan. Alam nila yun. So, sinabi natin sa atin, ano yung dapat gawin sa mga ganyan? Patayin. So, again, careful. So, huwag kang maghanap dyan ng ano. Bili nga ng ano, anong magandang baril. So, hindi tayo ang gagawa yan. Ang sinasabi dito, yun ang dapat sa kanila. So may proseso po kasi yan, kahit sa batas. Para masigurado, may proseso para, then may tamang authority na gumagawa doon. So sa case ni Moses noon, sila yon, may mga judges. Ano gagawin natin dito? Kung naalala niyo yung taong na katuturo lang Moses, di may gathering na malaki. Oh, magsabado! Walang gagawa nito ha, malinaw. Opo, amen. Mayroong isang, di mo alam, buingi, di naman bingi. Kasi kung bingi yun, hindi nila papalusahan yun eh. Eh kaso, nag-gather na sticks Sabado. Kauutos lang. Okay, Sabbath days for the Lord. Walang magtatabaho. Walang... Okay, amen. Yung isa, yung sabihin, matigas ang ulo nun. Matigas ang mukha nun. Anong ginawa doon? Pinatay! So, iba yung klase ng gobyerno meron sila nun. Okay, kailan maintindihan natin yan. Kasi yung bansa nila, theocracy, yung civil government nila, yun na rin. So, ginagawa nila yung best nila kasi namutos naman ng Diyos. So, yun na, gawa nila. Though, later kasi, nakorrupt din sila at pattern yun sa lalo sa panahon natin ngayon. So, hindi tayo inaasahan ng Diyos na yung pumatay dyan, maging vigilante. Hindi, kasi pag ginawa natin yun, tayo mismo sumasuway sa batas. So, hindi gano'n ng Diyos. Tandaan nyo yan. Hindi ka utusan ng Diyos na gumawa ng isang tama sa maling paraan or gagawa ka ng sa tamang paraan pero mali yung gagawin mo. Gets nyo ba yun? Hindi ganun ng Diyos. Sabi sa Bible, there is no unrighteousness with God. So, kailangan ilagay natin yan sa perspective. Okay? Kaya sinasabi lang natin dito, kaya solusyon ang sinasabi natin yun. So, ang dapat sa kanila, patayin.
Kasi wala na kang pag-asa eh. Bakit mo pagagalain yan? Hayaan mo sa mga church, hayaan mo sa mall, hayaan mo sa gobyerno, di ba? Lalo na. Eh, nasa gobyerno, yung kanilang sinasabi na yung mga inimbestigahan. Kasi yung mga financial crisis po, nangyari yan for how many years. May mga batas na dyan. Bakit naman yung mga mayayaman ako, ba't kayo magnanakaw? So, di namin tinutupan. Sinong gagawa doon? May matinong taong, hindi nga matino eh. Kaya na inaatan nila, ganun pala, may mga taong hindi sapat sa kanila yung ano lang, makakain at makapag... Minsan gusto nila talagang manakit, sadyain yun. At yung mga bibili sa pera nila, ano, sa palagay mo, ha? Matino, hindi. Dahil hindi mo kailangan na parang pera para mabuhay ng matino. Kaya sabi kanina, ang problema nila, hindi nila alam yung solusyon, tsaka hindi nila alam yung source. Ang maganda sa atin, alam natin, kasi sinabi sa Bible. So, pero actually, kahit sa civil government, alam nila, pinapatay po yan, may mga katulad nun. Mga serial killer, serial rapist. Hindi lang ng rape ng isa, dalawa, serial. Marami siyang gagawin. Pag hindi mo pinatayan, papatay ulit siya. Anong gagawin mo? Matino ka. Diba? Kaya sa panahon ngayon, nawala na po yan kahit sa US, sa Pilipinas. Ba't ganun? Eh, paano kung may ganun nga talaga, serial killer, hindi mo papatayin? Kasi ang batas binago. Basta kahit anong gawin niya pa, walang patayan. Mali yun. So kaya sabi ng tama yung sinabi kanina, yung mga tao ngayon kasi, hindi naman concern yan talaga sa'yo. Pag may sinabi yan, nag-speech yan ng napakahaba, napakaganda ng speech, at ang tinutumbok eh, they care for you, actually hindi. Tingnan mo yung ginagawa nila. Kung talaga pong mga Pilipino, huwag tayo sa US, sa Pilipinas na lang, kung talaga may concern yan sa yung mga inosenteng bata, may death penalty dapat dito. Hindi pwedeng wala. Matindihan niyo ba yun? Hindi naman lagi eh. So, iingatan mo muna sino mabibitay. Pero, dapat meron yun. Hindi pwedeng wala kasi dati mayroong mga psychopath, ngayon meron pa rin. So, yun lang ang sinasabi lang dito. May mga tao, hindi lahat, hindi marami. Pero definitely, mayroong mga tao karapat dapat patay. So, solution number one, kung susundin natin at ang gobyerno natin, ang solusyon, patayin. Mga psychopath reprobates. Wala na eh. Yung number two, maganda. Ito yung ginagawa natin. Pero ano siya, medyo proactive siya. Hindi siya, hindi mo na siya magagawa pag reprobate na kasi nga wala na kang pag-asa. So, ano yung ano sa kanina? Maganda ng finale. So, huwag kang, ito kasi actually nanggaling siya dito sa ano eh, sa preaching din ng kaibigan niya, sabi kasi ng kaibigan niya. Kami patay, tirahin nyo na, sabi namin, reprobate dapat patayin eh. Kami yung soul winner, kayo hindi. Sige nga, paano sasagutin yun? At pag totoo soul winner ka, hindi naman yan na, tawag dito, hindi mo pwede mapasinungalingan yan eh. Katulad natin, hindi nga tayo showy. Hindi mo na sinasabi sa buong mundo na ito yung solve natin. Lalong di natin pinipeke yan. Amen. Yung mga alam mong church, napakalaking numbers nila. Pero wala akong pakialam kasi ano nila yung kaya natin, di ba? Basta accurate. So kaya yun ang tanong niya, sandali. Sabi niya, maawa nung kayo sa mga bangla. Maawa kayo, hindi kayo maawain. Anong papatayin? Mali yan. Kaya sagot doon, kung soul winner ka talaga, ikaw yung mapagmahal, ikaw yung maawain. Hindi ka, ano. Kaya ang gawin natin, isolve natin yan hanggat maaga. Amen. So, mawawala yung malaki yung chance ngayon na hindi dadami yung mga reprobate kasi sinolwin mo na eh. Hindi yung ngayon ka maaawa, huwag mong patayin eh, wala na, reprobate na eh, paano yan? Nakita niyo yung dilema nila. Tayo, wala tayong problema doon. We accept yung malinaw na katotohanan ng Diyos na dapat niya pinapatayin, yet, we have peace with that kasi nga nakita nyo naman yung tabaho ng soul winner. Nakita nyo naman siguro gano'ng kahirap. Kahapon lang, alam nyo, tanda ako ng soul winner. Yung isa, ang hirap pa rin eh. Isa, pag tinanggihan ka, di mo maintindihan eh. Ha? 30 minutes? Ano? Pupuntahan ka pa? Pag-usapan natin, langit yung perno. Hindi, osa ka ba? Diba? Ang hirap. Pwede mo lang meron kang ano, isang diyan ka lang. Eh kung mga adulted, di ba pwedeng gawin ganun? Men, buti itong mga to, na-capture. Amen. Sana magpatuloy, di ba? Pero hindi naman yung magiging reprobate kasi ligtas na kayo. Pero ang sinasabi ko, yung
sa ibang bagay naman. Okay, so ang dami na nating ganito. Isa-isay natin dito from the start. Ayaw kong pangalanan yung mga pinagtiyagaan natin. Inakay. Nintindi. Okay, so labas ng kaligtasan yun. Ha? Pero still, sabi ko na napakahirap mag-minister. Ginagawa pa rin natin kasi we love souls. Amen? So walang makakapagsabi at justify sila sa sabi nilang katulad niya, makikita sa ating Facebook, the reprobate. Walang makakapagsabing tama sila no, na kayo dyan ay hindi mapagmahal. Amen? So malinaw na po ba yung reprobate? Puntahan natin yung mga ano. Ano may nalagtawan ako eh. Sa Jude. Okay? Itong Romans mo kasi yung pinakamaganda. Kasi step by step siya. So meron pa tayo dito. Actually ito yung mga natakil natin last time. Mga preaching siya sa seminar. No? Sa Jude po muna. No? Paano masabing yan ay reprobate? Ay sabi dito. Yan. Yan. Ito na lang. So itong mga filthy dreamers, mga reprobate na sabi dito, they speak evil of those things which they know not. Di pa nga nila alam. Siya sabi, masama na. Paano masama? Kung di mo naitindihan. Kaya ang tawag sa kanila, brute, beast, animal. Masama naman ng Diyos. Hindi siya masama ng Diyos. May mga tao kasi gano'n na. Karapat-dapat sila tawagin gano'n. Kasi nga, wala na. Hindi na tao eh. Ano mga sinabi dito? Medyo malupit. Twice dead, plucked up by the roots. Nakakita ba kayo ng halaman na ano? Doon may isang halaman ako dyan, matindi. Yung oregano. Kahit pitasan mo lang yung ano, dahon niya, ilagay mo dyan, mabasa yan, tutubo na. Pero ito kasi, plucked up na eh. Patay na talaga. Kasi twice dead pa. Reserve ang ito yung magandang term na sa mga reprobate. Naka-reserve na yung alam niya reservation, di ba? Ito po sa impyerno, room number ganyan. Dito na si Pope. Yan, naka-reserve na. Hindi pwedeng hindi siya mapupunta doon. Mapupunta yun doon, naka-reserve na eh. So ito yung mga Bible verse na punta tayo sa 2 Peter. Paralel nito. So iwasan niyo po na ano, hindi po tayo dito, kilala niyo siguro ako, no? Hindi ako yung babanat lang ng gusto ko lang ano. Gusto ko lang mambanat lang, wala. May dahilan. Ito po, no. So may mga bagay dito, reserved na naman, okay? For if God spared not angels that had sinned, but cast them into hell, and delivered them to the chains of darkness to be reserved in the judgment. So, ganun din daw yung mga reprobate, no? Then, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them in an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. Yung ungodly, hindi lang basta matamad. Ungodly, talagang parang demonyo po yan. Yan po, actually, yung example ng reprobate. Yun na naman. So ito yung kanina naman. But these as natural brute beasts, okay, parallel sa Jude, animal, sila'y ginawa para kunin at sirain, patayin. Okay? So ito na naman yung may adultery naman, no? Yung nabanggit nung kanina, pero ito yung actually sa mga sexual sin, ito yung mga medyo mahirap i-delineate ba din. Para masabing kaya nabanggit natin kanina, serial killer, serial rapist. Pag nang-rape ng isang beses, paano yun? Pumatay ng isang beses, reprobate na ba yun? Depende. Sabi dito, oo, oh, hindi. Kasi nga, masama yun, di ba? Pero minsan kasi may hindi pa. Si David pumatay yun, si Paul pumatay. Si Solomon, daming asawa. So,
Pagdating sa ganyang bagay, ingat lang din. Pero definitely, isa daw yun sa mga factors, di ba? Sabi kanina, mga rapists, mga bakla, mga sexually pervert or target. Predator. Basta ganun. Okay. Sabi dito, beguiling and stable souls. So, isipin naman ito, mga bata. Ang bata ang pinapatulan. Diba? Kaya, yun nga, usapan natin kanina umaga, ganyan-ganyan ako eh. Kasi, ano ba ito? Tinaano yung bata, diba? So, pero hindi naman ganun ka bata, pero bata pa rin. So, sign yun, no? The more na mas bata, matanda ka, so, mga bata yung mapatulan mo. Questionable po yun. Okay? Muhammad, hello. So, yun na. Gusto ko sabihin dito. Yeah, reserve na naman. So, yun. So, basically, ang gusto lang sabihin dito, may mga taong ganyan. Maraming proof sa science and sa Bible. Ang dapat natin gawin, maging soul winner. Okay? And then, expose natin yung mga mali. Kasi ganyan ang gagawin yun. Yung mga false teacher nga yan. Ang gagawin nila, ang bibiktima nila yung mga pure. Yung ito, pure word of God, babaguhin nila yan. Para hindi sila magmukhang reprobate. Yung mismong term na reprobate, iwas yan dyan. Okay? Kahit nasa Bible yun. At nasa dictionary din. So yun, malinaw po yun na pinakita. So sana, simula ngayon, lahat na naka-attend dito. Galing mga bata, naintindihan nyo ba yun? Na soul winning ako yan, lagi kong inaano yan. Binibilisan ko lang yan. Pero para hindi sila malito. Kasi mamaya babalik-balik. Eh, paano yung sobrang sama? Ganyan. Ayan. O di, i-categorize mo na agad sila dito. Pag pumasok sila dyan, anak ng demonyo, exemption na yan. Hindi natin pinag-uusapan yung pag sinabi ng, sino mo tumawag sa pangalan? Paano pag tumawag si Judas? Tatawag ba yun? Tukunwari nga lang ilang taon eh. Kahit tumawag yun, parang Matthew 7 papasok yun. Ano yung sabi doon? Not everyone that called to me Lord, Lord shall inherit the kingdom of heaven. Tumawag lang siya, pero hindi totoo. Diba? May something wrong doon. Okay, sana po, naging malinaw po yan sa atin. Mag-ingat po tayo dyan. Again, di po lahat ng bakla ganyan, pero pag talagang bakla, in love sa kapwa niya, yun na yun. Dahil posible po, nabanggit ba natin yun din pala? Nasabi. Balik tayo sa ano, baka sabihin naman ng iba, hindi naman bakla, yun eh. Tomboy. Okay lang. Bak, hindi. Nauna nga yung tomboy. Tingnan nyo, ha? For this cause, okay, dahil sila ay una, na alam nila yung totoo, nireject nila, ay nayawan nila, ay nayawan nila ng Diyos. Ginawa sila, ginawa sila reprobate, reprobate mind. Isa sa mga manifestation no, na sila ay reprobate na. Kaya sabi dyan, vile affection, kadiri. Hindi mo, babae sa babae. Abnormal yun. Eh, ba't nila ginagawa? Tuwa-tuwa pa sila. Kasi nga, reprobate na. Okay? For even their women did change the natural use into that which is against nature. So, babae, kung gusto nila, hindi sinabing kapwa babae, pero sabi nun, na against nature eh. So, ang nature nga, lalaki sa babae, babae sa lalaki. So, yung mga babae ang unang tinukoy dito, ayaw nila sa lalaki, gusto nila babae. Ngayon, kung di malinaw yun, in-example yung mas madalas na case actually, yung mga lalaki, bakla. Sabi dyan, likewise also the men, ito malinaw. Leaving the natural use of the woman, ang natural use ng woman, di ba, nanganganak yan, paano nagkakaanak yan, nag-aasawa. Di ba? Ayoko niyan. Gusto ko lalaki rin. Sira ulo, talaga. Eh, sinasabi dyan, yun. At sabi dyan, di naman eh, ano, baka naglalaro lang yun. Ano. Hindi. Last eh. Ibig sabihin, talagang gustong gusto niya. I love you. Yeah. You know, men with men working that which is unseemly. Pag sinabi unseemly, hindi tama yun ah. Ayoko na i-demonstrate dito, pero sabi ng isang preacher, dinidemonstrate niya kahit si pastor eh. Diba? Gusto niyo? Salita na lang. Oh, ano yung dapat sa, di ba kahit nga sa ayan, yung flag, di ba ito? Oh, ang tawag po dyan pag nakaganon, male. Bakit kaya? Yun na yun, di ba kahit pag in-ultrasound ka, it's a boy. Kasi may nakitang
sa lalaki. Okay? Pag female, kasi yun, no? Male tsaka female, pinagsasama. So, okay, di ba? So, pero pag lalaki sa lalaki, paano yun? Babae sa babae. Yan tawag doon. Ng mga salitang kanto ba? Sorry, ha, medyo ano tayo. Kasi parang makita na yung kalokohan ito, kaya tawag nila doon. Espadahan. Sorry sa mga ano, pero yun kasi yun eh. Kasi ang laking kalokohan. Pag babae daw, ano? Wag na. Malimutan kasi sa babae, para daw. Pompiang tawag doon. Wala yung pompiang. Nagagano. Bakit yung kalokohan itong mga to? Sino ang ulo itong mga to? At pag dumami yan, ano mangyayari? Kung even yung mga ganyang bagay, ako po, makinig po itong mga office mate ko. Sabi sila, nakawalang tiwala minsan sa ganun eh. Pag nagsabi silang, tayo ay may integridad, ang kumpanya natin. Ewan ko sa inyo. Okay yung kung maalis lang nila yung aso, pinapasok nila yung mga ganyan, LGBT. So, bahala kayo dyan. So yun, so nasa na tayo? So malinaw yun ha, isa sa mga manifestation dyan, yung mga bakla. Napakalinaw. At sabi dyan, receiving in themselves that recompense of their error which was meet. So tinanggap nila yun, kaya nga po, kung napapansin nyo na, pagdating sa bakla, hindi tayo nag-hold back eh. Asarin natin yan, sarcastic man tayo, murahin pang, mura, pero ganun na rin eh. Nasusuka tayo dyan. Wala tayong mini-withhold kasi yun talaga yung sinasabi niya. Nagkamali sila, sila yung nagkamali. Alam nga naman tayo yung mali pag sinabi natin si mali sila. Kung nagkamali man sila, sabi niya, tama lang yun. Yung error nyo, tsaka yung binigay sa inyong recompense, tinawanan kayo, eh, siyempre, nakakatawa talaga eh. Alam nga naman, matuwa kami. Iba'y nakakatawa, iba'y nakakatawa, di ba? Yan. So, yun na. So again, di lahat ng reprobate bakla. Pero lahat ng bakla, reprobate. Okay? So again, di lahat ng magalaw lang, ha? Magaslaw or maglambot. Pero papunta kasi yun dun eh. Kaya, minawarningan agad natin. Tine-reject natin kahit yung thought lang na yun na, ay, nagsuot ng pink si Brother James. Mayroon, ganun. So minsan, ano yan? Minsan, ano naman yun? Tawag dito. Hindi ko alam eh. Kahit ako, may pink pa ako dyan na ano. Basta pambahay ko na lang. Pero ngayon, gusto, naisip ko yung gusto kong gawin basahan. Pero yun, medyo may killing sa ganun. Bakit? Ayan. Tsaka yung mga skinny jeans. Diba? Palibasa kasi ngayon, hindi nyo na alam. Yan, nung sa amin dati, nung panahon namin, 80s, 90s, pag nakitang fit ka, lalaki ka, nauna kasi yan sa babae. Kasi pinapakita nila yung hugis ng kanilang legs. At ng puwet na rin, kasama na rin yun eh. Lalaki ka, gawin mo yun. Pero may gumawa nun, ano? Pag tinignan mo, bakla lagi. Bakla, lagi yun. Ha? Rocks na namading. Ayun, kung sino man yun. Sa panahon natin kasi, ang dami nang gumagawa niya, kala mo, accepted. Pero still, kahit tingnan mo, kung lalaki ka, gusto mo bang magmukha kang, ano, skinny nga, ibig sabihin, mahina, di ba? So, kung lalaki ka, kung medyo mapaya talaga yung, ano mo, gusto mo, yung appearance mo, parang lalaki-lalaki, medyo mataba, di ba? At kung mataba ka man, ayaw mo rin namang pakita yung, pakita mo mataba ka, na yung hugis ng, walang sense yun eh. So, yung mga ganyan, simpleng bagay pa lang yan. Minsan dyan nagkakaalam. Pag tinatanggap mo, sinabihan ka na mukha kang bakla, okay lang eh. Kikiling ka doon. So, wag mo, ano, tanggapin mo, bakit? Isipin mo rin, bakit? Men? Ito, pogi-pogi pa naman to si Mark. Makita mo to, naka, ano na to. Ang pangit, di ba? Kaya sabihan ko agad kayo pag ganun eh. Long hair. Naka-makeup. Ba't ka naglo-long hair? Ba't ka mag-makeup? Ba't ka, ano ba may mga ano? Okay, so tapos na natin yan. So sana naging malinaw yun lahat sa mga bago, sa mga dati, mas nadagdagan. Amen? Malinaw ang backup ng Bible dyan. Hindi tayo, lalong hindi tayo, kahit mga Baptist iba dyan, ilag dyan. Bakit tayo nilalaban yan? Kasi nga, importante yung society natin yan. Okay? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again, sa dokumentary na pangalit namin. Ito'y tinatanggal sa YouTube, Panginoon. Even sa amin, na strike one kami dyan. But I pray,
na dito mawala, at least na may access ng mga tao dito kung sakaling share namin. Ay magandang ginawa ito na documentary in that form na pwedeng panoorin ng isang kalating oras, and then people would know, Panginoon, ng maraming katotohanan about your word, about your will, at ano yung ginagalitan nyo rin, Panginoon. Iwasan namin to, Lord. Yes, ayaw din namin magkaroon ng ganyan. So, ang sagot na naman dyan is soul winning. So, yes, napakahirap minsan soul winning, pero may paraan. May way naman, Panginoon. So, I pray. Bakit siya maging mapagmahal sa amin. Tunay na pagmahal. Nagagalit sa inyo. I-emulate namin yung mga kaparaanan nyo rin, Lord. Hindi yung basta kunwari lang mapagmahal. Di naman. Sa salita lang. I pray na ako po yung maging soul winner. Lalo kumunti ang ganitong reprobate sa panahon namin, para sa aking mga anak ka po din, maging maayos ang kanilang time, enjoy nilang binigay sa kanilang malayaan, at buhay pa rin na nilang po, Lord, again, kayo malulat in Jesus' name, pray. Amen. Amen.